Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung ano ang magigintayan ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, May 20. Makikita natin dito sa latest weather satellite image ng PAGASA, wala pa rin po tayong nakikitang namumuong sama ng panahon dito sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibilities sa loob ng tatlong araw. Sakop pa rin ng Intertropical Convergence Zone o ITCC ang malaking bahagi ng Mindanao, ganun din sa Visayas, pati na rin ang Palawan. Ang ITCC ay kung saan nagsasalubong ang hangin galing sa Northern at Southern Hemispheres na kung siya ang siyang nagdadala naman para mabuo ang mga kaulapang nagdadala ng mga pag-ulan. Kahapon at kagabi, nakakaranas na ng mga severe thunderstorms sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, ganon din dito sa Palawan. Inaasahang magpapatuloy ito ngayong araw ng Huwebes. Ang easterly, so yung hangin nang gagaling naman sa Silangan, galing sa Pacific Ocean na magdadala naman ng mainit at malinsangang hangin sa Luzon. At inaasahang magdadala naman ito ng mga isolated thunderstorms lalo na sa eastern section ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dito naman sa ating extended weather forecast, makita natin magiging mainit at maalinsangan pa rin na kahit na maulap at maalinsangan pa rin dito sa Luzon, maghapon pa rin may mga inaasahang pag-ulan, umaga pa lang sa Palawan, may Maropa, ganun din sa ilang bahagi ng Ilocos at Central Luzon. Pagdating ng hapon, may mga pag-uulan na rin inaasahan sa malaking bahagi ng Luzon dulot ng mga malalaking thunderstorms, isolated thunderstorms. Maliban sa ilang lalawigan sa northeastern Luzon tulad ng Cagayan, Isabela, Quirino at ganun din sa Nueva Vizcaya na kung saan mainit at malinsangan naman ang mararanasan dito sa maghapon. Dito sa Metro Manila, ngayong araw ng Huwebes, kahit partly cloudy to cloudy skies ang maghapon, mainit at maalinsangan pa rin ang mararanasan natin dito at may chance pa ng pag-ulan sa hapon, lalo na pagdating ng hapon. Dito sa makita natin, may mga chance ng pag-ulan din dito sa Camanaba area, Quezon City, Marikina, ganun din sa ilang bahagi ng Rizal o yung mga lugar na malapit doon sa mga kabundukan sa eastern part ng Metro Manila. Makikita rin natin na aabot sa forecast temperature natin ay 36 degrees Celsius at maximum air temperature naman dito sa Metro Manila at kung saan inaasang aabot sa 40 degrees Celsius ang heat index dito. Makikita naman natin na dito ngayon sa Tuguegarao, inaasahan natin na aabot sa 39 degrees Celsius ang forecast maximum air temperature, samantalang nasa 34 degrees Celsius naman sa Lawag, 32 degrees sa Tagaytay, 33 degrees Celsius sa Legazpi, 31 degrees sa Palawan, at sa Baguio naman ay nasa 27 degrees Celsius lang. Dito naman sa Visayas, halos buong maghapon ay magiging maulan na rin sa malaking bahagi ng Kabisayaan, umaga pa lang dahil na sa severe thunderstorms na mararanasan sa Western Visayas pagdating ng hapon. Makikita natin dito may mga aasahan din malalakas sa pag-ulan ng mga thunderstorms sa eastern section at central Visayas lalo na sa Cebu, Samar Islands at maaring magdulot ng mga pagbabaha. Nasa 33 degrees Celsius dito sa Iloilo, sa Metro Cebu 32 degrees din at sa Tacloban umaabot din sa 33 degrees Celsius ang air temperature dito. Dito naman sa Mindanao, kung titignan natin ang weather, mga weather icon ay puro mga cloudy skies with thunderstorms ang makikita natin. Inaasahan natin na patuloy pa rin itong magbubuo sa mga malalakas na ulan, lalo na sa malaking bahagi ng Mindanao. Patuloy pa rin po tayong mag-ingat sa mga flash floods and possible flash floods and landslides na maaaring idulot ng mga pag-uulang ito. Kahapon na itala naman yung pinakamataas na heat index temperature ng PAGASA sa Dagupan, bumabalik na naman ang Dagupan na kung saan nasa 47 degrees Celsius ang inaasahan nating heat index dito na umabot sa 47 degrees alas 11 ng umaga. Pareho rin sa Sangley Point sa Cavite, nasa 47 degrees sa alas 2 naman ng hapon. Samantalang nasa 46 degrees naman sa Aparika, Cagayan na kung saan tumas ito at umabot ng alas 11 ng umaga. Sa Metro Manila, nakapagtala naman ng 39 degrees heat index temperature alas 2 ng hapon. Dito naman, titignan natin ano ba yung inaasahan nating heat index temperature ngayon ayon sa PAGASA dito sa bansa, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Dagupan City, aabot ng 46 degrees, Tuguegarao, 44 degrees, Cabanatuan, 43 degrees, Catbalogan, 39 degrees, sa Borongan, Samar, 39 degrees, sa Cotabato, 38, at sa Zamboanga, 37 degrees. Wala pa rin gale warning na inilabas ang PAGASA na kung saan
magiging slight to moderate naman ang mga pag-alon sa buong kapuluan na nakakaragatan, nakapaligid sa buong bansa. So slight to moderate lang, kahit slight to moderate ang mga pag-alon dito, iwasan pa rin po natin ang mag-ingat pa rin po yung mga mangisda na maglalayag sa ating mga karagatan. Sa mga mangisda at mga sumikat ang araw kaninang 5:27 a.m. at sunset naman mamayang 6:18 ng gabi. At yan po ang inaasahan natin maging taya ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, May 20. Ako po si Edmond Rosales, nagsabing laging maging handa, may bagyo man o wala.